pamagitan ng epektibong implementasyon sa batas at regulasyon. Consumer education and information. Ayoy, apil akong shirt. Mahita nga. Dissemination sa mga nakipag-ugnayan. Alangan, eh, ganyan ko pa. Ng DTI, gamit ang mga detalyadong ito. Oh, yun. Mali lang ang nagsulat. Okay, yan eh. Detalyadong. Sige, basta yun. Narinig nyo na ba ang katagang the consumer is always right? Anong iyong pagkakaunawa nito? Isulat sa iyong talaarawan. Ano? Talaarawan siguro ito. Oh, yung papel natin. Oo, kasi mali man pagkaano niya. Nakapaloob sa Consumer Act ang karapatan nating mga consumer. Dito, ito, lagi natin ito narinig kahit sa ang tindahan. May rights tayong magreklamo sa pagbili nating mga goods. Halimbawa, may nabili ka na medyo cellphone. Kumari, nakabili ka. Tapos, na-detect mo na, ate, pwede ba ito papalitan? So, yung ikaw, may rights ka magsabing hindi yung pwede. Bumili ka lang, tinanggap mo lang kahit may sira. Siguro, hindi. Masiguro tayo, aning-aning din na hindi kailangan. Isa yung talaga natin tingnan din ang product na binibili natin. Kasi may karapatan tayong magreklamo. So, doon rin tayo magreklamo sa ahensya na kung saan na-involve yung mga about sa mga goods. O, ito ang mga basic nito. Maliit yung kahera. So, pwede mo ito siya i-ano. Isabi doon sa kahera. Right to choose. Ito, karapatan mong pumili. Ang bawat consumer ay may karapatan makapamili sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, yun ay sinabi ko, kung gusto mo ng good quality, may right ka pumili, pero huwag mo na naman yung, kung mamili kasi isang pack ng mga ano, huwag mo naman bungkagin. Kailangan, tingnan mo lang, hindi mo lang din bibilihin na, ah, ito, ganda na, ito yung para sa ilalim, may mga sila-sila. So, kailangan, ano din ang mata natin, mabilis din tayo sa pagpili ng mga ano. Hindi yung pwede sa ibabaw maganda, sige, okay na. Dapat suriin mo sa ilalim pa. Kasi, ano man, yung mga negosyante, ganun yan. Tataas lang ang maganda sa ilalim. Ang gitna, wala na. Buling, no? Sa ibabaw lang. Sa ilalim, burug-durug. Sa panginilay, sagutin sa inyong mga talaarawan. Batay sa inyong mga napag-aralan, pumili ng isa sa mga sitwasyong nakalista at isulat kung ano ang iyong gagawin. Ito tayo pipili-pili lang ng isa. Kung halimbawa, ng letter A, bumili ng cellphone pagkatapos ng iyong ng ilang araw ay na-discovery mong may sira ang iyong nabili. Halimbawa, yun ang sabi ko kanina. Sa pagpili-pili mo, napunta ka sa napilian. Diba? Mauna na. Nag-inukay-ukay ka. Tapos, sa sobrang pili mo, kaya ito maganda, binayaran mo. Ngayon, pagdating mo sa bahay, napansin mo pala na may damage. So, ikaw, may right ka rin, basta as long as ang resibo mo, hawak mo. So, yun ang dapat ang explanation dito yun. Basta may warranty. Oh, kung may warranty, pwede mo siya mabalik. Then, kumakain kayong mag-anak sa isang karinderya, nakita may insekto ang iyong pagkain. So, dito, pwede magreklamo. Opo. Huwag mo naman sigurin ang mayari o yung waiter. Pwede mo siya para hindi din magandang usapan lang. Pwede mo siya kausapin ng pasikreto. Ma'am, sir, pasensya na po kayo yung hindi. Ano nyo sa amin na pagkain? May insekto. May insekto po. Hindi na lang kami mag-ano sa inyo, pero aware na kayo na yung deserve nyo sa amin. Ganun. So, huwag naman, ano ba yun? Hindi na yan maganda, di ba? Okay, sige. Bumili ng yung banana hilaw. Bumili ng uniforme online para sa iyong anak. Ang sukat ay iba sa nakalagay sa advertisement. So, ito na yun. May higit sa online. Palit ka, nami kayo tanawin, di ba? May ganyan yun ka. Maliit. Oh, ito uniforme kasi ang nakano. Bumili ka. Ngayon, ang binigay mo na size is medium. Lagay natin medium. Dumating small. Ngayon, dito naman, kailangan din, bago ka bumili, tingnan mo kung pwede may garantiya sila na pwede ibalik. Kasi meron online na hindi na pwede ibalik, di ba? Kaya ikaw din na mamimili, before ka mag-order, tingnan mo muna ang mga condition nila doon. Kasi pag once na pa sa kamay mo na yung order mo, wala.